Okay, good evening mga idol. Ito, pre-fight analysis po tayo dito sa dalawang world title fights ng ating kababayan, no? Kung sino kaya ang pinakaunang Pinoy na maging world champion ngayong 2024. Yun ang ano, March na tayo. March 31 po, ito gaganapin sa Japan. Ilagay lang natin yung title natin. Paki-comment naman lang mga idol pagka maliwanag yung boses ko diyan para ma-adjust natin yung sound card. Bukas na po ito mga loads. Ayan. So bukas live commentary po tayo sa laban ng ito mga idol. Philippines versus Japan. March 31, 2024. Jake Amparo para sa IBF title. Bali World Championship po ito. IBF title, no? Ang kalaban niya ay si Jinjiro Shigyuka ng Japan. At ang ating dating world champion naman sa na si Melvin Jerusalem, ang makakalaban niya ang WBC minimum weight champion na si Yudai Shigyuka. Magkapatid po itong dalawang mga to mga idol. Mag-iwan na lang kayo ng comment mga lods kung gusto nyo magpa-shoutout or kung maliwanag ba yung boses ko dyan, no? Kung klaro ba. Bukas na po ito mga idol, gaganapin sa Japan. Tingnan natin yung sa Korakuen Hall yata to eh. Or sa Nagoya ba? Jerusalem. Isa-isahin natin yan mga lods at saka tingnan natin kung may mga ibang mga Pinoy pa na lumalaban. Ito pala si Kevin Villanueva. Parang bago lang ito lumalaban eh. May Pinoy, hindi pala ano. Akala ko may Kevin Villanueva kasi na Pinoy. Ito 22 wins na. So, wala na yatang ibang Pinoy na lalaban dito. Ito ay gaganapin po sa International Conference Hall sa Nagoya, sa Aichi, Japan. Promoted by Cookie Kamida. Kamida Promotion. So, bukas po ito mga idol. Live commentary po tayo kahit mahirap po hanapin yung link ng pagka sa Japan yung laban, no? Sisikapin natin yan na makapag-live commentary tayo, mapanood ko at saka iko-commentary ko dito. Yan lang yung pinakamaganda natin gawin, no? Live commentary. Pag live ang yung hinahanap, na mahirapan na tayo niyan kasi unang-una, lalo na pag Japan, talagang parang hindi sila nagbibinta ng pay-per-view eh. Biruin mo, dalawang world title fights yan. Pero, at saka dalawang Pinoy, yun na nga ang problema mga idol. Dito sa Pilipinas, no, dati pagka mga world title fights, katulad nila doon ni Ahas Nietes, Manny Pacquiao, yun, pag lumalaban ay talagang may mapanood tayong live dito sa Pilipinas. Sa mga TV, no, sa mga channel sa TV, masuportahan man lang natin ang ating kababayan na lumalaban. Pero dito naman, pagdating sa ngayon, lalo na pagkawala ni Manny Pacquiao talaga sa pagretiro ni Manny Pacquiao sa boxing, ay talagang hirap na yung Philippine boxing na makapanood ng live sa mga laban. Maraming ang nagrereklamo, maraming lalo na pag dito sa mga ginagawa namin ng mga live commentary lang. So, maraming gusto mapanood ng live. Gustong mapanood ng libre. Pero talagang wala tayong magagawa eh. Hindi na lumalabas sa TV. Ano ba 'yun dati? Kahit nga sa ABS-CBN or sa ibang mga channels. Talagang mapapanood pa pero ngayon wala na. Ano pa ba yung sports na ano, maliban sa GMA? May mga nagko-cover pa na mga channels dito lalo na pagka sa sports pero ngayon wala na. Hirap na.
Malaki din kasi yung babayaran, lalo na mga title fights sa US, ang pay-per-view nila ay talagang malaki. Dati, libre yun kay Manny Pacquiao kasi maraming mga lugar, no, mga cities dito sa Manila, sa Pilipinas, lalo na sa Bacolod, ay talagang dahil sa suporta nila ni Manny Pacquiao at saka ibang mga party dito sa Mindanao. May mga live yan sa big screen sa mga gymnasium. Mapapanood yung laban ni Pacquiao, pero ngayon wala na. Mahirap tayo. Live commentary na lang yung pinakamaganda natin gawin. Etong laban na to ay makakalaban nito si... Ang pinaka-main event dito mga idol ay si Melvin Jerusalem. Ito naman si Jake Amparo ay replacement. So, wala nang 10 days notice ito. Naging replacement siya sa Pinoy na si RR Andales. Medyo nagka-problema. Iwan ko lang kung sa timbang ba or ano bang problema ni RR Andales. Hindi natuloy yung laban niya dito kay Jinjiro Shigyuka. Ang kagandahan ay Pinoy pa rin yung pumalit itong bata ng PMI Boxing Promotion ng Bohol. At saka itong si Jerusalem ay Sanman Boxing Promotion. Dating world champion yan. So, diretso na tayo mga idol. Ay 7:30 tayo mag-umpisa, no? 7:40. Diretso tayo dito sa kanilang record. Unahin natin, no? Ang main event dito ay Melvin Jerusalem para sa WBC World Minimum Weight Title kontra kay Yudai Shigyuka. So, unahin natin itong si Jake Amparo. Bago natin ilabas yung mga analysis. Yung analysis nyo dito mga idol, mga prediction nyo sa laban ay pag-usapan natin at saka magkano ba yung diferensya nito sa pagdating sa pustahan, sa betting, no? Ang boxing kasi, lumalaki yung pasahod nila, lumalaki yung kitaan ng mga boxingero at saka maraming mga Pinoy na talaga mga kabataan na talagang nainganyo na mag-boxing dahil nga napakalaki ng kitaan sa boxing. Kaso nga lang, ay syempre naman kung gusto mong magseryoso dito sa boxing ay kadalasan masakripisyo yung pag-aaral. Kaya malaki yung kinikita ay dapat mailagay sa ayos. May paglalagyan yung pera nila, yung ipon nila. Syempre naman dito, milyones din yung kikitain eh. So, i-share lang natin, no, yung record nitong Jake Amparo at saka bago tayo mag-ano ng prediction, tingnan natin mamaya kung ano yung diferensya sa pustahan. Ito yung si Jake Amparo mga idol. Yan yung record niya. 14 wins, 5 losses. Sa 14 na panalo niya ay may 3 siyang pinabagsak. So, 3 knockouts lang yung panalo niya, no? Ang nagawa niya, kumbaga knockout percentage niya ay 21% lang. Pero siya ay naging World Boxing Organization, Asia Pacific Minimum Weight Champion, tapos Philippines, sa Philippines naman naging Minimum Weight Champion siya. So yan yung belt nito na nahawakan. Pero itong si Amparo mga idol, kung base doon sa pinakita niya sa huli niyang laban, last kasi niyang fight noong December, December 28, 2023 kontra naman sa dating world champion na Pinoy na si Pedro Taduran ay talagang grabe yung action mula sa round 1 hanggang sa round 12. Bakbakan nila, eliminator yata yon pero si Taduran yung nanalo. Pero ngayon maganda kasi siya ang nabigyan ng pagkakataon na lumaban. Nakuha ni Taduran yon sa 12 rounds unanimous decision. Pero grabe yung action mula round 1 hanggang round 12. Tapos yung mga talo nito, natalo siya via retirement dati ni Arvin Magramo noong 2019. Pero mga sunod-sunod niyang talo, itong tatlo, ay via decision na lang. Kumbaga, talagang palaban to. Jake Amparo. Yun na nga mga idol, ang problema natin, no, talaga yung mga... expertise ng mga Hapon, yung specialty nila, yung mga body shots. Huling-huli talaga nila yung mga Pinoy na yung kahinaan natin ay dito sa katawan. Yung body shots, kitang-kita na yan, mapa world title fight man or mapa kahit mababang event, no? Yung mga baguhan nating fighter ay talagang tinira nila sa katawan. So ito yung si Jake Amparo mga idol. Palakpakan po natin yung
na naka-standby sa atin, no? Meron pa lang po tayong 57. Ay sana naman ay makapag-subscribe tayo, kayo sa ating video para kita-kita po tayo sa mga marami pong fights na paparating. Kahit na bukas ng umaga, meron ding world title fights. Dalawa yata sa international. Parang si Surdo Ramirez lalaban at saka Oscar Valdez. Hindi pala ano yun, hindi pala Oscar Valdez, parang ano na to, tapos na to. So bukas si Tim Tzu at saka Sebastian Fundora. Yan yung pag-usapan natin yan mamaya. At saka yan, pag-usapan natin yan mamaya. No? Unahin natin muna yung ating Pinoy. Yun na nga mga Lods. Ito si Jake Amparo ay late replacement. Ang kagandahan, no? Kahit na ganito yung si Amparo, may limang talo na. Ang kagandahan dito ay syempre masaya tayo dahil nga Pinoy ang lumalaban sa world title. Ang mentality kasi, no, ng ibang mga Pinoy fanatics, no? Gold PM watching from Thailand. Yan yun si Captain Daniel Duarte. Dito yan sa Mindanao. Talagang boxing ano yan, fanatics talaga yan. Yun na nga mga idol, itong si Jake Amparo. Ang kagandahan nito, siya yung napapalaban sa world title fight na hindi niya inaasahan dahil nga natalo nga siya kay Pedro Taduran. Ay pagka mga ganito, syempre limpak-limpak na kikitain mo dito kung sa peso lang. Malaki yung kikitain niya kasi world title fight ito. Ang kalaban naman niya, itong makakalaban ni Taduran mga ni Amparo mga idol ay sanay na ito lumaban sa mga Pinoy. Ito yung makakalaban niya, Jinjiro Shigyuka. Ito yung tumalo kay 10 wins, 8 knockouts, 5-0, so mas mataangkad yung ating fighter. Tapos mataas lang yung knockout percentage nito. Tapos tinalo niya, nakuha niya yung belt dito kay Daniel Valladares via technical knockout sa round 5. Tapos yung unang fight nila ni Valladares na no contest yun, na sugatan yung kilay ni Valladares sa round 3. Hindi natuloy yung laban, no? No contest. Tapos sa eliminator na kalaban niya para sa IBF Interim World Minimum Weight Title ang dating world champion na si Rini Mark Cuarto. Kung saan ito bumagsak to siya kay Cuarto, parang sa early round, sa round 2 yata. So makita natin na hindi ganun katibay kasi bumagsak siya kay Cuarto, pero nabawian si Cuarto sa round 5. Bumagsak si Rini Mark Cuarto round 9. So yun ang diferensya. Naunahan to, bumagsak to kay Cuarto. So yan na nga, no? Tingnan natin yan pagka yan yung diferensya. Sa knockout naman, syempre 80% ito, mas malamang, mas malakas. Pero hanga ako dyan sa Amparo na yan. Napakarami magbitaw ng suntok, may katigasan din. Pero tingnan lang natin, kasi yung ito talagang mga hapon ngayon, pag Pinoy yung makakalaban nila ay talagang punteriya yung bodega. Yung gasolina talaga, yung gas ng Pinoy ay mauubos. Bibigay ka dahil mga suntok sa bodega, dadalhin yan hanggang late rounds. Kung hanggang anong oras matagal, ano? Natalo na daw si Amparo. Natalo na luli si Amparo now. Bukas pang laban, idol. March 31. Bukas yung laban. Yun ang mga Lods, no? Bukas po ito, ang schedule nito. Laban Odin Tupas. Oh, yun, nanalo pala si Joffer Montano. Yan din yung fighter natin dito sa mataas na timbang, eh. Joffer Montano. Tingnan natin kung nakalagay na ba yung ano niya, no? Maganda, isa din to sa inaabangan ko si Montano, eh. May lakas din yung mga suntok nito. Ang kalaban niya si Wiro Jana Sunubul. So March 30 sila. Hindi pa nilagay dito yung schedule.
baka yung ibang boxing content creator ngayon nag-ano nanood sa laban na to, pabilisan yan gawa ng video pagka mapanood nila, lalo na pag itong mga Thailand ay wala to ganong copyright. Depende na lang, diskarte na lang yan sa mga vlogger. Maganda kung nanalo to si Joe Permontano. Eh meron na siyang ano 18 wins na. 18 wins, 16 knockouts kung napabagsak niya. Yun na nga no, Phil Am from America, yung makalaban daw. Sa shoutout sa iyo diyan, thank you sa balita. Laban Salaman Odin Tupas. Joe Permontano ng Negros 'yan. May kalakasan 'yan. Ang ano, biruin niyo 17 wins, 15 knockouts kung napabagsak niya 'yan. Bumagsak ba? Kung bumagsak 'yan, ibig sabihin 18 wins, 16 knockouts. Hindi din basta-basta yung record nitong Joe Permontano na 'to. Kaso nga lang pagka mga ganitong timbang kasi ay talagang mahirap 'yan hanapan ng welterweight kasi siya eh. Mahirap hanapan ng kasparing dito sa Pilipinas. Yung kasparing na yung mga ganyan kalaki, marami, pero pag sa ability naman ay talagang hindi natin masabi na madaling hanapan. Kaya nasa Dubai na yan, residente sa United Arab Emirates. Yung ano niya, birthplace niya sa Baguio City sa Negros Occidental. Yan si Joe Permontano. Yun na nga mga idol, itong si Shigyuka ay ito yung unang depensa niya sa dito sa laban, no? Nagkataon lang na Pinoy yung nakakalaban niya. Pasalamat tayo dyan. Siguro baka after a day after bukas meron na tayong world champion kasi dalawa yung lalaban. Ito si Jinjiro Shigyuka. Itong si Jake Amparo naman ay replacement lang siya kay RR Andales. Pwede din yun sa RR Andales kasi RR Andales mga idol, ang tinalo ni RR Andales ay si Miel Fajardo. Yung ating rising star ngayon, yung knockout artist na si Miel Fajardo. Yung nag-iisang talo ni Miel Fajardo ay nagmula kay RR Andales. Kaya nga excited yung kami na yung mga vloggers, excited dito na si RR Andales ang napapalaban. Kaso nga lang, nag-back out yun, wala nang 10 araw. Kaya mabilisan yung paglipad ni Jake Amparo papuntang Japan pagkatapos niya kumuha ng awards sa Pacquiao and Elorde, yung awards, no? Talagang mabilisan na pagpunta sa Japan kasi nga siya yung napiling replacement. Doon. Yun ang kagandahan. Palakpakan po natin, may 18 na po nag-standby dito sa ating live. Sana naman ay nakapag-subscribe kayo sa ating channel dahil meron na po tayong 99,286. So kulang na lang ko ng 700 plus para ma-invite na tayo para sa silver play boto ng YouTube. So approaching tayo ng 100,000 subscribers. Kaya pagka nag-subscribe kayo sa ating channel, so maraming salamat sa inyong suporta at saka malaking bagay na yan sa akin o malaking tulong na yan. Yun ang mga idol, proceed tayo. Ito si Jake Amparo. Hindi ganun kalakas pero ma-action ito. Magalaw, matibay at saka maraming suntok yung binibitawan nito. Tingnan natin yung diferensya. Siguro malaki yung diferensya nito sa pustahan eh. Tingnan natin, hanap tayo ng betting site, no? Ang boxing talaga, kahit na dyan kasi yan, lumakas yung boxing eh. Dahil nga sa kitaan, sa pustahan. Diyan yan siya lumalakas. Dahil palaki ng palaki yung mga kinikita ng mga boxingero dahil lumalakas din yung ano, may mga marami ng mga betting site at saka ang boxing kasi ay ano yan, yung kontrata. Ma-offeran ka ng malaki lalo na pagka sa magandang lugar ginagawa yung laban. Baka sa ano to, boxing live natin to makikita. Mabagal yung ano eh. Mabagal yung pagsi-search. Proceed muna tayo. So yan yun si Jinjiro Shigyuka. Hindi yan kataasan at saka parang maiksi yung ano niyan eh. Parang maiksi yung mga braso, mga bisig niya, no? Yung kamay.
Kaya pitik-petik to ni Amparo, pero talagang pressure fighter yan, talagang iipitin niya si Amparo sa corner, ikakat yung ring tapos doon babanatan yung katawan. Tingnan lang natin, may laban tayo niyan. Hindi tayo dehado diyan. Ito naman si Melvin Jerusalem. Ayan. Melvin Jerusalem, mga idol, ay siyempre tested yan, lalo na pag sa Japan, yung ginulat niya yung mga Hapon, underdog siya doon kay Masataka Taniguchi, ang dating WBO World Champion, pero ginulat ni Jerusalem, pinabagsak niya sa round 2. Talagang brutal yung pagbagsak sa round 2. At saka gulat na gulat yung mga Hapon. No, doon niya tinapos, naging world champion siya doon nung 2023 January. So ganito yun, mga idol, nung January 2023 kasi wala na tayong world champion, naubos yung ating mga world champions. Maliban lang sa IBO champion na si Dave Apolinario. Pero yung mga world champions natin, katulad nila Mark Cuarto, Mark Magsayo, sino pa ba? Nonito Donaire, Jermaine Ancajas, lima yun eh. At saka General Casimiro ay mga wala ng titulo. Natalo yung apat, si Casimiro naman binawian ng titulo. Kaya naubos yung ating world champions noong 2022. Pagpasok ng 2023, wala na tayong world champion. Ngayon, lumaban noong January, nakaraang taon itong si Melvin Jerusalem kontra kay Masataka Taniguchi, ginulat niya yung Japan. Pinabagsak niya. So, talagang ang sumpa ay naputol dito kay Melvin Jerusalem. Nagkaroon tayo ng world champion. Sumunod naman yung sila Marlon Tapales. Pero nauna si Melvin Jerusalem. Ngayon naman, si Melvin Jerusalem ay natalo siya kay Oscar Culazo ng Puerto Rico. Yung bata ni Miguel Cotto. Eh, mabuti na lang itong next fight ni Jerusalem. Lumaban siya kay Francis J. Diaz via unanimous decision. Tapos ngayon, maganda kasi nabigyan ng world title fight. Yun mga ano nila. Pangatlong world title fight ito ni Melvin Jerusalem. Nakalaban niya dati si Monstre ng Thailand. Kumbaga winning siya doon eh. Natalo via decision. Pero kung titingnan yung laban, dikitan lang, pwede siyang manalo. May hometown decision eh, Thailand yung laban. At saka undefeated yung kalaban, parang 50 wins. Undefeated. Umabot yun sa 52 wins yata siya, 51 wins. Break niya yung record ni Floyd Mayweather Jr., si Monstre ng Thailand. Yan, pangatlo na ito ni Melvin Jerusalem. So, ibig sabihin, kumita ng maayos, lalo na yung nanalo siya. So, magandang ano na yun, pagkakataon, lalo na ngayon, kahit natalo siya sa world title fight, nanalo dito sa Pilipinas, nabigyan pa rin ng magandang laban kontra sa kapwa, kontra sa Hapon. So, isang malaking karangalan na rin yan, no? From America pala to si Laban Salaman Udin Tupas. Kumbaga, Phil-Am. Yun, congrats sa'yo, no? Ingat dyan, kabayan. Yun na nga, mga lords. Etong Melvin Jerusalem, 5'2 ang height. Ang makakalaban nito, binansagang gringo ng Manolo Fortich sa Bukidnon. So, dating WBO minimum weight champion. So, ngayon, lalaban na naman siya ulit para sa WBC. So, yung makakalaban naman niya, ang kapatid naman ni Jinjiro Shigyuka, sabay ito sila nag-world champion, yung nakaraang laban nila. Ang tinalo nito ni Shigyuka, si Padabsri, ang tinalo niya. Kumbaga, Thai boxer. Ang tinalo nito via unanimous decision. So, ito kay Jerusalem, magandang laban din to. Yun na nga, syempre ang preparasyon ng Hapon ay body shots pa rin. Kumbaga, may 8 wins, 5 knockouts sa kanyang kartada. At ang ating Pinoy na si Jerusalem ay lamang sa experience, lamang sa world title fight, lamang sa ito 62%, si Jerusalem naman ang knockout percentage nito. Samantala si Jerusalem
ay mayroong 57. So dikitan lang yung power nila, no, kung pagbasihan sa kanilang panalo. Thirty years old si Jerusalem at saka itong si Shiguka naman ay mas bata, 26. Pero fight pa yan kasi ang 30 years old nasa prime pa yan. So ito yung makakalaban niya, Shiguka. Ah, wala ding talo. Magkapatid to. Grabe yung trainer nito. Ama yata yung trainer nito eh. Diyan niya natuto sa ama. So, biruin nyo, 8 fights pa lang, world champion na. Yung isa naman, 10 fights, world champion na. Talagang maganda din yung package nitong dalawa na to eh. Maganda din yung binigay sa kanila na buenas, kumain na si Jerusalem dito sa video niya eh. Kumain na siya dahil nga eto naman, shout out sa iyo dyan, Joshua Mariano Puncardas. Joshua Mariano Puncardas, yun. Dahil ang laban na lang puro tikas, dahil ang mga grab na aglab na sinusuot nila hindi alam sa mga kapwa nating Pinoy. Yun nga ang ano, no? Yun ang diferensya sa atin eh. Yun ang diferensya sa atin, mga idol. Ang diferensya dito sa atin ay yung ang nasa Japan yung laban. Maraming pagdududa mula nung kay, lalo na kay Nonito Donaire at saka Naoya Inoue. Pero actually, ang katotohanan talaga dyan, ang isa talagang, kasi maraming nagsasabi na huwag na lumaban yung Pinoy sa Japan. Maraming nagsasabi doon. Ang isa talaga sa katotohanan dyan, bakit sila lumalaban sa Japan ay dahil doon sa kitaan. Ang Japan talaga ay maganda magbayad. Maganda yung offer. At saka malaki yung kita. At saka bayad agad. Hindi katulad sa may mga ibang lugar, laro na pag-Africa. Marami naman tayong mga Pinoy na pumupunta sa Africa. At saka hindi alam naman natin na hindi ganun kagandahan yung pagdating sa decision ay talagang marami ng Pinoy na natatalo dahil nga sa hometown decision, pagpaboy ng mga hurado or sa referee. Katulad din sa Thailand, ganun din ang nangyari. Pero in terms of bayaran, mas maganda yung Japan. Yan yung sinasabi nila Vitor, Virgil Vitor. Pagkatapos daw, kitaan agad eh. Yun ang kagandahan dun. Ito nga sa gloves nga eh. Doon nga nagkaanoan si Donaire, Donaire at saka Naoya Inoue. Ito naman, meron naman akong tiwala sa mga Pilipino, pero sa mga gloves na rin siguro ako merong tikas, no, merong dayaan daw. Ay ano nga pala mga idolo, natalo ang ating kababayan si King Arthur Villanueva kontra kay Pierce. Kumbaga kanina yung laban, napabagsak ni Villanueva si Elijah Pierce sa round 2. Ang laki ni Pierce doon, ang laki niya sa super bantamweight. Yan yung maganda kay Casimiro, bumagsak sa round 2 pero bumawi sa round 4. Talagang magka-deparate siya kasi sa ensayo eh. Si Villanueva, matagal nang wala sa action. Tapos, parang nagsimi-return na. Ilang buwan din hindi lumalaban. Sobra isang taon. Tapos, siyempre yung activity. Nawala yung mga activity pa boxing sa Pilipinas. Nawala ang Alas Table. Nawala yung pagdayo. Bira na maka-fight, maraming magagaling dito pero wala nang laban. Kaya apektado tayo doon, lalo na sa stamina. Tsaka siyempre binanatan ni Villanueva sa round 2, to yun, kinapos. Kinapos lang ang ating kababayan. Tingnan daw ko daw muna yung ano nito, yung pustahan dito. Siyempre lamang na lamang yung mga Shiguka, maliban na sila ay champion. Tapos sa balwarte pa nila ginagawa yung laban.
Ayun, ito na. Nakita na. Ang layo. Because of this performance, Jerusalem versus Shizuoka boxing odds have a challenger at plus 535. Kuma-upset, no? Kumbaga, dito, kailangan pagtataya ka ng $100, mananalo ka ng $535. Pag dito naman kay Shizuoka, kailangan mong tumaya ng $835 para mananalo ka ng $100. So, napakalayo ng diferensya. Ito yung diferensya nila. $100 mo manalo ng $535. Magkano ba yung $535 ngayon? $535 to peso. 30,000. Kumbaga, $100 mo mananalo ng 30,000. Tataya ka ng $200. Pag manalo ka, pwede ka bumili ng motor. Dito, pagka mananalo si Jerusalem. Ito kalaki, ganito kalaki yung diferensya. Pero dito naman kay Shizuoka, tataya ka ng $835 para manalo ka ng $100. Kailangan mong tumaya ng 46,000 para manalo ng kano ba yung dollars ngayon? 5,600. Kailangan tumaya ka ng 46,000 para manalo ka ng 5,600 kung dito ka kay Shizuoka. Yan yung diferensya. So, kung may ma-upset dito, syempre malaki yung kikitain ng Pinoy. Kumbaga, 5,000 pesos mo, aabot ng 45,000 ang kitaan. Yun nga ang problema doon dito, no? Ay syempre sa Japan ginaganap yung laban, pagdating ng desisyon ay talagang hindi natin masigurado. Hindi natin masisigurado mga idol na manalo tayo dyan sa desisyon. Pero dito naman sa mga power punch kasi mas malakas yung mga kalaban kung sa record yung pag-uusapan natin eh. Dyan tayo mahihirapan. Pagka aabot sa desisyon, yun yung pag-asa natin. Pero syempre naman nakadepende na yun sa mga judges. Ang importante dyan, itong dalawa nating Pinoy lalaban sa world title fight at syempre kikita sila ng malaki. Syempre million din yung kikitain yan. Millions din. So dito tingnan natin yung diferensya dito sa pustahan sa ano kina Jerusalem. Hindi ko nakita yung kay Amparo. Mas malayo yun yata kay Amparo kumpara dito. Hindi man sinama dito. Amparo. Late kasi ito yung ano nila eh. Late kasi yung lumabas. Ilang araw lang yun. Parang 4 days lang yata sila. 4 days lang yata na ikasa itong laban na to.
Yun na nga mga idol ang ating update no dito sa laman na to. Sana bukas kita-kita po tayo bukas mga mag-start siguro to mga alas 4 ng hapon ang fight na to. So main event ito, may anim na fights yung mangyayari. So main event ito anim pitong fights. So malamang nito nasa mga alas 7. 7 to 8. Ito lang yung 12 rounders, dalawa. Tapos dalawang 10 rounders at saka dalawang 8 rounders at isang 6. So nakadepende yon kung gaano katagal matapos yung mga unang fights. Pero ito lang yung world championship. Dalawa. So sana may gugulatin ang ating Pinoy dito. At meron tayong world champion. Umpisa bukas. Pero sa umaga, meron tayong fight sina na ito, Atim Suno, Sebastian Fondura. Dalawang beses yung nakataya yata dito sa laban na to. Hindi nakasulat dito sa schedule kung anong beses, pero ang balita nung unang narinig ko, dalawang beses. Pero yung si, ang original na kalaban ni Tim Suno, si Keith Thurman. Kumbaga nag-back out yun dahil injured yata. Sayang si Thurman eh. Batang-bata pa, napakalakas. Sumabay kay Manny Pacquiao pero talagang parang balikat yata yung injury niyan. Tsaka may angas. Yung maganda nun, maangas. Kasi yung maangas kasi dyan kikita ng malaki. Tapos sa undercard nila, ito namang si Rolando Romero naman at saka si Isaac Cruz. Yan talaga bakbakan yan. Si Pitbull Cruz at saka Romero. Yun na nga mga idol, hanggang dito na lang itong ating pre-fight no analysis. Yun na nga sa prediction ko dito, malamang lamang na lamang yung mga hapon ditong dalawa, pero pagka unahan na lang yan kung sinong maunahan nila no sa panga. Dahil itong ating fighter pagka maunahan ka nito ay talagang mabilis to pareho, pwede kang babagsak. Pangalawa naman, dapat makuha ng ating Pinoy sa early rounds itong laban na to. Kasi sa late rounds talagang round 6 pataas yan. Talagang dyan yung lalabas yung pagka-agresibo ng mga Hapon. Kasi alam nila na ano na, humihina na yung ating Pinoy pagdating dyan. Tapos mga loads, pagkadating naman sa desisyon, hindi tayo sigurado niyan. Siguradong may judge na Hapon yan. At saka kanilang world champion yan eh. Nag-iingat yan sila. Inalagaan nila ang kanilang world champion. Hindi tayo sigurado. So hanggang dito na lang po ang ating pre-fight analysis dito sa laban na to. Update lang para bukas. May mga coming fights pa. Bukas na lang natin i-update yung mga coming fights na paparating, pero ito yung pinakamalaking event sa buwan na ito. Hindi tayo sigurado kung ano pang mga world title fights na darating. Maraming lalaban sila kasi Casimero, may coming fights yan, Magsayo, may binigay na rin kalaban, pero hindi world title fight. Live commentary lang po tayo bukas. Shout out sa iyo Sir Edel Berto Balanlayos. Wala pong ano to, wala pong live to siya. Hanggang live commentary lang tayo. Nito kadalasan pagka Japan, makahanap lang kami ng link niyan. May mga nakatira ng mga boxer ng Pilipinas nagtrabaho sa Japan, magla-live yan sila sa venue at saka yung mga connection natin sa Japan no, mga promoter lalo na itong Sanman Boxing Promotion, merong magla-live yan doon. Yun lang at saka live commentary lang yung kaya namin gawin mga boxing content creator. Maraming mag-live commentary niyan pero kung sa live fight, wala kami may rekomenda kung saan yan mapapanood. Kasi ang Japan, hindi na yan katulad sa US na nagbibinta sila ng pay-per-view para mapanood yung laban. Kumbaga, sila-sila pa lang kayang-kaya na nila kitain yata sa mga nanonood doon sa kanila. So hanggang dito na lang po ang ating update ngayon at saka magandang gabi po sa inyo lahat.